mula sa kontrobersyal na pagpatay kay Antonio Luna. Isa namang karumal-dumal na krimen noong 1957 ang hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Magpasa hanggang ngayon. Ika-28 ng Mayo taong 1967 nang mapabalitang nawawala si Lucila Lalu. Isang negosyante na mula sa probinsya ng Pampanga at nakipagsapalaran sa Kamaynilaan noong 1957. Makalipas ang 2 araw mula nang mawala si Lucila, natagpuan ang putol-putol na binti ng isang babae sa isang bakanting lote sa Rizal Avenue. At sa isinagawang investigasyon, lumabas na katawan ito nang nawawalang si Lucila. Ang karumal-dumal na krimeng sinapit ni Lucila ang naitalang kauna-unahang kaso ng Chap-Chap Lady sa bansa. At hanggang ngayon, makalipas ang 51 taon, nag-iwan pa rin ito ng isang malaking katanungan. Sino nga kaya ang may kagagawa nito kay Lucila? Ayon sa isinagawang investigasyon, posibleng crime of passion o may kinalaman sa pag-ibig ang sinapit ni Lucila. Kaya 4 na kalalakihan ang naging pangunahing suspect. Kabilang na ang mismong asawa ni Lucila na si Aniano de Vera, ang kanyang posibleng motibo, selos. Hindi lingit sa mga nakakakilala kay Lalu ang pagkakaroon nito ng mga relasyon bukod pa sa asawang si Anion Vera. Kabilang dito si Florante Relos na tauhan niya sa restaurant, isang di kilalang advertising executive, at si Jose Santiano na isa sa mga border ni Lalu. Dahil walang direktang makapagdidiin sa 4 na suspect, agad silang pinakawalan. 2 linggo matapos ang krimen, ikinagulat ng publiko ang pag-amin ng isa sa mga naunang suspect. Si Jose Luis Santiano, ang border ni Lucila, na isang dentistry student. At di umuni sinubukan daw akiti ng mismong biktima. Pero makalipas lang ang 2 araw, agad din niyang binawi ang kanyang salaysay. May pumilit lang daw sa kanya na akuin ang krimen. Dahil hindi pa rin sapat ang mga ebidensyang nagtuturo kay Santiano, sa 2 pagkakataon, muli siyang pinakawalan. Hanggang sa ngayon, ang kaso ng Chop-Chop Lady na si Lucila Lalu hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Sa mga kasong katulad nito na mahigit 50 taon na ang nakalipas, maaari pa kaya itong mabigyan ng hustisya? Karaniwan ang prescription o tanning or deadline, sige, para masimple, ay 20 taon lamang. So paglagpas ng 20 taon, pag hindi nasampahan ng kaso na tama, ay hindi mo na pwedeng habulin.